Isang tahanan sa mundong ibabaw, sa gabay ng Diyos siya ay tumatanglaw. Masayang pamilya. Magandang hapon po sa aming mga taga-subaybay. So ngayong hapon ay narito po tayo sa ating programa ay sa kasulatan Gabay sa mga Kabataan. So huwag po kayo masyado magsasawa sa akin kung mula sa health. So, at nawa, hindi na ako magtuloy-tuloy kasi parang alas stress na. Ito na ba ang ano gabay sa katotohanan? Hindi pa po, wait lang po. So ngayon po ay pwede nyo na po kami subaybayan sa ating Facebook Live. So nawa ay makita na po natin yung mga komento. So sister siya, sino ba mga early birds natin dyan? Meron na po ba? Naisa na ba sa ating Facebook o wala pa? Okay, anyway, this wala afternoon, pa. Ang ating pong topic is magkakaroon lagi tayo may part 1, part 2. Ano? Sana ang part 3 nasa langit na tayo na bayan. At hindi na natin to i-discuss. Tatanungin na ng mga kabataan sa ating Panginoon. So last time po, tayo po ay nag-discuss ng persevering effort in Bible study. So ito po ay part 2. Pero before po tayo mag-start, ay babati mo muna ako bago tayo mag-pray. So shout out sa mga kasama ko po dito sa church. Sa Ate Ruth. Wow, napakaaga naman Sister Ruth, di ka naiidlip ah. Pag Sunday, di ba kapag elderly ano, naiidlip, baka naka ano, naka fasting mode. Kasi mag-aalas stress na si Sister Ruth Tobias. So good afternoon sa Sister Ruth and may God bless you more years. Ayan. So nakinig siguro Sister Ruth sa ating fasting. So shout out sa aking asawa, kay Alex, kay Yuel, kay Nuad at saka sa kanyang kapatid, si Brother Sam, si Ate Bot, si JL at si Leona nasa technical at ang ating iba pang mga kapatiran nandiyan sa palipaligid ng church. So good afternoon po sa inyong lahat. So ngayong hapon ay binabati ko po si Jasper. Ayan, belated happy birthday si Val. Oo, tsaka si Kuya Val ng November 11, pepero day ito. O sino may mga kapepero dyan? JL, may kapepero ka ba o Leona? November 11 kahapon yon. Okay, so ngayong hapon ay sa mga nagsiselebrate ng birthdays, marami din nagsiselebrate ng November ano. Ayun, yung estudyante ko pala November 2. So Amy, so belated happy birthday at magbalaig kayo ng ating Panginoon. So ngayong hapon ay magpipray muna tayo bago po tayo magpatuloy sa ating programa. So let's pray. Ang maraming ba na sumasalangit ka sa hapong ito Panginoon, magpapatuloy po kami ng discussion kung paano po magkakaroon kami ng perseverance para sa pag-aaral po na inyong mga banal na kasulatan at salita. Nawa Panginoon, patuloy na ang Holy Spirit ang wisdom ang pagkaloob sa amin upang sa aming mga gagawin, sa aming pagdidiscuss sa mga kabataan, ganda rin po sa ating mga magulang, sa aming kapwa, mga magulang, Panginoon, ay matutunan namin ito at may apply sa aming pamumuhay Kristiyano. Nawa, ang pagpapala ng langit, ang patuloy na ipagkaloob sa amin, lalong-lalo na po sa aming mga taga-subaybay. Patawarin din po kami, Panginoon, kung saan niyo po kami nasumpungan ng kulang at nagkasala. Ito lang po ang may hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus sa aming tagapagligtas. Amen. Ayan, so Ate Shabby, before ako mag-start sa ating intro, baka naman may mga babatiin ka dyan. So, go. And so, good afternoon po mga kapatid. Binabati ko po yan sila Mami Esther. Sana magaling ka na. Yun din po si Sir Lil, ano po, nasama ni Mami Esther. Pagaling po kayo pareho. Yun din po ka Sir Sheila Alcantara, ano po. So, God will guide you in there. So, saan maka-uwi ka na rin na mas maaga. Ganun po, yan sa mga nag-birthday. Si John, thank you po si Joff. Ayan, happy birthday, belated na rin. Ganun po sa mga kapatid natin, no, na hindi rin natin nakasama kahapon. So, Mami Ruth, maraming salamat sa pagantabay kay Mami, kay Daddy, na why. Mga tabing wala tayong FB kanina, kaya so they're waiting for it. Ayan, din po kay Ate Ken, kay Ate Amber. Ayan, so Ate Ken, may buko pa ika na. So, sana hindi namin maubos. Ubus na. Ayan, maraming salamat din po sa lunch kanina. Masapan lunch natin, no, isda. Ayan, ginatang talagang isda. Ginatang isda, asin na bawang isda at inihaw na isda. Pag-uwi sa bahay, isda pa rin. No? So, maraming salamat po kay Kuya Gary, ayan, kina Kuya Nap, na patuloy gumagawa ngayon dito, ngayon din kay Kuya Norman. So, maraming salamat po sa patuloy na pagtulong sa ating iglesia. So, ilan po Sister Ye? Ayan. Okay, so before po natin i-continue yung topic po natin nung nakaraan, so magkaroon po tayo ng konting recap. So, ang topic nga po natin ay matatagpuan po sa Messages to Young People sa chapter 83 na may pamagat na
persevering effort in Bible study. Ayan talaga, persevere effort. So, noong nakaraan ay tayo nag-discuss po kung ano ibig sabihin ng perseverance. Ito yung pagpapatuloy sa kabila ng mga difficulties na nararanasan natin. So, it means, ang kaaway kasi talaga sister siya, sabi nga ni Sister Bot, kung kailan ikaw nagpa-fasting, kesa ka naman nakakatanggap at nakakita ng masasarap na pagkain. Ayan, sa pag-aaral natin ng Biblia, habang nagbabasa ka, bilang nagpatugtog naman ng karaoke yung kapitbahay. So, paano kayo magkakaroon ng effort na mag-aral, ano? So, magpatuloy na. So, ito, bibigyan ko na muna ng konting ano, background. Yung asawa ko, naikwento niya dun sa isang church dun sa GMA na, kasi may nagtanong na kapatid, sabi nga nito, brother, ano ba talaga ang gagawin ko? Tuwing worship time, kasi may personal siyang worship time, so nag-aaral siya ng Bible, tuwing nag-worship ako, nagpapatugtog yung kabilang bahay. So, nadidistract ako, di ginawa ko. Brother, binago ko yung oras ng worship ko. Binago niya rin ang oras ng papapatugtog niya. Binago ko na naman yung oras ng worship. Binago na naman. Ano bang gagawin ko, brother? Magi-give up na ba ako? Sasabi ng asawa ko, bibigyan kita ng totoong karanasan. Yung mami niya kasi, may schedule din sila sa worship, ano? Ang gagawin ng mami na asawa ko, mag-worship sila sa time ng alas 8 ng gabi. Tapos, yung kanilang kapitbahay, kasi magkakadikit, ay yung plangga ng, alam niyo po ba yung plangga ng metal? Yung may parang tansan? Ang gagawin niya, pag siya nalasing, saktong alas 8, kanyang ano yun, bibigwasin or papandun, napakaingay, kakanta rin siya, sasabayan niya. So ngayon, yung mami ng asawa ko, hindi tuminatinang. Sige, worship pa rin tayo. Sige, tuloy-tuloy. Laging ganon, tuwing alas 8 ng gabi. Tapos pinagpipray niya. Isang araw, itong kapitbahay na ito ay may dumating na kamag-anak na Baptist at saka, yan, ganyan ang uri ng pagsamba. Sinabihan ngayon, wala ka namang respeto. Naririnig mo na nga nag-worship yung nasa kabila eh. Panay naman ang hampas mo dyan to'y nalalasing ka. Mahiya ka naman. Sabi niya, medyo nahiya naman. Sabi, sige, binago na ngayon yung oras ng paghampas niya tuwing lasing. Ang ginagawa niya, pag alas 8, doon siya iinom. Pagka alas 9, alam niya, baka tapos na mong 8:30, tapos doon naman siya magkakalampag. Pero alam mo, sister siya, gabi-gabi, inaantay niya rin yung worship eh. Kasi nga, pag natapos yung worship, doon naman siya kakalampag. Alam niyo po, isang araw, namatay na itong kapitbahay. Wala nang gumagambala sa worship. Ibig sabihin niya, dapat tayo ay mapagpatuloy sa kabila ng mga pagsubok na naririnig natin. Kasi nagiging struggle yan talaga, sister siya. Halimbawa, yung kapitbahay mo, nagpalakas ng karaoke. O kaya, kahit hindi malakas, eh, magkakadikit lalo sa mga may hirap na lugar sa squatter area. Paano ka magkakaroon ng quiet time kung lahat ng kapitbahay mo nag-aaway, nagmumura, nag-ahagisa ng mga plato? Paano ka magpapatuloy ng worship o pag-aaral ng Biblia. Kaya po, napakahalaga magkaroon tayo ng effort at perseverance sa ating pag-aaral ng Biblia. Huwag tayong bibigay. Okay? So may mga kapatid na, huwag na lang. Ay, paano si Satanas mag-worship ka alas 11? Doon naman nagpatugtog, di ba? Maraming paraan ang kaaway para tayo ay ma-discourage. So huwag tayo ma-discourage, mga kababayan, lalo sa mga kabataan natin. Kasi mga kabataan, medyo sensitive sister siya, ano? Masita mo lang, wala, ayoko na. Kaya, nag-Bible drill or nag-Bible quiz. Ako naman ang pinaka-lowest. Ayoko na nga mag-aral. Ganyan. Kaya, ay, naku, nag-cheat lang na may iba. Huwag na lang. Puro naman dayaan yan. So, nawawala yung essence ng totoong pag-aaral ng Biblia. So, gawin natin itong commitment sa ating Panginoon. Okay? So, punta po tayo sa question number 4. So, sabi nga po dito is, ano ba yung benefits pagkakaroon natin ng kaalaman sa kalooban ng ating Panginoon? Kasi alam naman natin, di ba, sister siya, sa pagbabasa ng Biblia, diyan natin makikita ang will ng ating Panginoon. So ano ba mga benepisyo kapag nagbasa tayo ng Biblia at nalaman natin ang kanyang mga kalooban? So napakaganda po, Sister Yan, no, na ating pong patuloy na pag-aaral. Sabi mo nga kayo na, say perseverance talaga, no matter what happened, we will persevere, mga kapatid. No? Ano man po ang gawin sa atin, ano man ang distraction taga ng kaaway, kasi doon may kita po yung, ano, yung pagiging, tawag dito, yung perseverance sa isang tao kapag in time of trials talaga or struggles. Kasi totoo din naman, napakahina ng mga yung emotional ng mga kabataan ngayon at talagang mahina, no? Napakahina ng foundation, napaka-sensitive, no? Kung saan
we don't say naman kasi sabi na parang the society has built their attitude and their emotion. No, hindi po, no, siguro it is like the way where they are living in nowadays. So sabi nga ano ni Ate Ye, ayan, so ito ba yung ano ba yung will, ano ba yung mga benefits ng pagbabasa ng Bible? Actually, lahat ata ng benepisyo nandito, no? Mula sa health, mula sa spiritual, physical, emotional, social talaga na aspect. Even financial, if you want to be successful, nasa Bible din naman lahat ng mga paraan, no? Gusto mong magkaroon ng mabuting pangatawan, mabuting isipan, pagkikipagkapwa-tao, pagkakaroon ng mabuting kaibigan, pamamahay, pamilya, pagbubuo ng pamilya, ay talagang naman nakasulat sa Bible. Lalo pa sabi nga po dito saan, kasama po rito ang God's will, ang salvation. So ang ba natin nakita yung will niya? And God's will is to ano, to save us talaga. Kaya yung kanyang love is everlasting, no? Na kung saan doon naman natin sa Bible yung promises niya talaga ng kanyang kalooban na nais niyang tayong lahat na ano po naman ang palataya, tatanggap kay Kristo ay maliligtas talaga. So, hindi po siya basta-basta naunawaan, hindi natin siya pag-aaralan, ano po, na kung saan marami talagang maliligaw kung hindi magbabasa ng Bible. Ano pa po ang sabi niya ito? Ito din po ay may kita natin yung will natin ng Diyos sa atin na tayo ay makibahagi sa kanyang ano po ministry, sa mission na binibigay sa atin ng Panginoon. Now we cannot share unless we know. 'Di ba? Mahirap kasi mag-share about the Bible kung hindi rin natin. At ganito po ako dun sa mission spotlight natin kahapon ng Sabbath school eh. Kasi yung si Chupan na kung saan siya po isang kabataan na ano siya tinatanong ng isang pare, isang kilalang anong pare ano. Sabi niya, bakit ayaw mo magsimba sa ano sa tatay mo? Sabi niya, eh kasi gusto ko maunawaan ang kautusan. Sabi, ano ba kautusan sinasabi mo? Sabi, sige na lang, ito na lang, paliwanag mo na lang. Sabi ng ganon, sa nakasulat sa Exodus 20, verse ganito, 2-5, na thou shalt not make unto thee, thou shalt not bow down sa mga graven image. Sabi ng ganon, eh bakit ano, tapos naliwag nung pare ko yung sagot niya, eh paano mas Exodus 20 verse ano, yung tungkol naman sa araw ng Sabat. Ano ba yung araw ng Sabat? Eh sabi sa Bible, ito yung araw ng pangilin, no? So bilang kabataan, lahat ang tinatanong sa kanya, sinasagot niya through verses sa Bible. So talagang hanggang sumuko na yung pare, ang sabi dun ng ano, nung pare, eh di ba kasalanan yung ginagawa mo sa Exodus naman sa chapter ganto ng 20, na kung saan nakalagay naman dun ay igalang mo ang iyong ama't ina. Sinagot naman niya ulit sa aklat naman ng Roma, sa kung saan sabi naman niya na ang sino mang sumusunod at nagmamahal sa kanyang ama't ina ng higit sa akin ay hindi rin siya karapat. Dapat. Kaya hanggang nag-give up sila, tayo po mga kabataan, it is amazing as well if there are some young people nowadays who could really use the verses, the chapter of the Bible to answer. Kasi si Jesus Christ mismo, di po ba mga kapatid, bilang kanyang kabataan, talagang he spent time talaga para mag-aral ng mga ano, ng scripture. Ganun din nung dinala siya sa disyerto, no, during the time of yung afternoon nung mabinyagan siya sa temptation, talagang tinempt siya nun ako sa ano po, no, na ito, itong gawin mo, itong ganyan, ito. Tapos sagot niya lahat ay Bible verses talaga. So tayo po mga kapatid, ito yung ano natin eh, tanggulan. Ah, diba kapag natatakot tayo, may mga fear tayo, may sakit tayo. Ako po kaya sa sayo, may sakit ako, laging inaano ko yung sa Bible verse, di ba? Yung sa Psalms 91, sasabi ko talaga lagi yun, Psalms 23, yung mga promises niya. Di ba sabi niya, Lord, sabi mo, knock and it shall be given. So I'm knocking, I am praying. Why don't you give it to me? Di ba? Parang, Lord, ang ako ka, sabi mo, kapag lumapit kami sa'yo, ito. So ibig sabihin, you can also go back to God with His words. Yung ikiklaim mo siya, no? Kaya napakaganda storya yung mga benefits talaga ng pagkakaunawa natin sa kalooban ng ating Panginoon at sa Bible talaga mababasa natin siya. Ayun po. So, ikaw naman, Sister Ye. Okay, thank you. No, so, kahapon kasi nandun kami sa GMA, ano, sister siya. Meron tayo dong isang Adventist na kabataan. I don't know exactly kung saan dun sa lugar na yon. Ay, pinalaya siya ng kanyang mga magulang. Ang ginawa na itong batang ito ay bumili ng liquid sosa at nagpakamatay. Nakakalungkot, ano, isipin, ano, sa isa nating kapananampalataya ay mawawala ng buhay. Sabi nga ni Sister siya, ang Biblia ay maglalapit sa atin sa ligtasan. Kasi nga, ginawa tayo ng ating Panginoon. Di ba alam yung katang 2 times your mind? Pagkatapos niya tayong create, nung tayo naman binilig ay nagkasala,
binili tayo ulit, di ba? Kahit tayo makasalanan, minsan tayo, sister siya, parang pasaway kang bata ka, itinata ko yung nakita. Wala ka. Ayaw nakitang anak, hindi mo na ako magulaw, yung mga ganyan. Pero ang ating Panginoon hindi nag-give up sa atin. Kung ang kabataan na ito ay nahirati, ay di ba, parang nahirati sa pagbabasa ng Biblia, malalaman niya na yung pagtatakwil ng magulang niya ay hindi pagtatakwil ng Panginoon. Hindi niya naramdaman yung pag-ibig ng Panginoon na pwede niyang makamit yung salvation sa pagdating ng ating Hesukristo. Naka-focus lang siya doon sa stress niya. Yun nga yung laging question ko doon, sister, siya nag-evaluate ako, no? Tinanong ko yung isang parang tatlong kabataan kasi pumili sila ng Pathfinder Honor. Sabi ko, pili kayo ng isa na kaya niyong ituro in your best way. Isa, parang tatlo ganun sumagot ng arts. Yan tanong ko. Sige nga, sabi ko, i-promote mo nga sa akin bilang nanay o bilang kabataan, paano kung mag-i-enroll dyan sa Pathfinder Honor mo na mag-lecture ka sa akin? Siyempre, nahirapan sila. Sabi, ay, para pinakot po maging creative. Naman, hindi naman, maging creative. Tama, maging creative. Kasi ngayon, ang challenge kasi, sister, siya, paano yung kabataan, mapapupunta mo sa physical drawing, calligraphy, ba? Isa sila screen printing kung puro social media ang hawa. Totoo, yeah. It's the biggest challenge sa ating iglesia. So, dapat, alam natin mga pamamaraan na para itong mga kabataan ito ay matanggal muna dito sa gadgets na hawak-hawak. Ano, makaroon sila ng discipline, kasi ang art sister siya nagtuturo ng disiplina. Bakit marami nagpapakamatay? Wala nang disiplina kasi ito na lang ang buhay ko, malungkot ako. Pag naiinit ako, nai-stress ako, gusto ko lang milk tea, ayokong nahihirapan. Pagka yung magulang ko walang time sa akin, sinasabi niya, puro sila work, ay nako, I will just end my life. Hindi natin nabibigyan ng kahalagahan yung mga paghihirap na nararanasan ng magulang natin na para pala sa atin yon. Kasi hindi tayo naturuan ng tamang disiplina na konting magtiis, di ba? Sabi ng Bible verse, no? Ang magtiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. So, tuturuan tayo ng Biblia, paano tayo maliligtas? Kailangan natin mag-persevere. Kailangan natin magtiis. Totoo yung sabi ni Sister Shano sa ating buhay, we are not having always bed of roses. Ayan, higa ka na lang ba sa bed? Puro nga toins eh. Yung bed mo may toins pa rin, di ba? Actually, we are going to lie on the thorns of roses. Oh, last leg ang bed of roses. Yan po ang tunay na katotohanan ng pagiging isang kabataang Kristiyano. Ngunit, sa kabila ng ganitong uring mga pagsubok, ay mararanamanasan naman natin ang eternal, di ba? Sabi ng Panginoon, papahirin niya yung ating mga luha. And we will be changed in a wink of an eye. So tayo ay gaganda muli, sister siya. Gaganda na tayo. Babalik tayo sa base. Kaso lahat tayo dun maganda na eh. Yes! Kasi nga, lahat naman talaga tayo nilikha na maganda. Okay? Pero anyway, babalik yung mga bata nating kutis. Kaya huwag na tayo masyado mag-alala kung tayo ay tumatanda basta't nasa paglilingkod at irespetuhin natin ating katawan bilang templo na ating Panginoon. Ano pa? Sabi nga po dito is, you will know what we must do to be saved through our faith. Ayan. Pagka kasi nawalan ng pananampalataya ang isang kabataan, kapag na-stress, pinalayas, walang kaibigan, I will just end my life. Yung sinasabi, wala naman nagmamahal sa akin. Kaya kinakantahan natin ng may nagmamahal sa'yo sa akin. Diba? Wala. Wala. Sa'yo meron. Sana all. O diba? May papasana all pa tayo. Pero wag natin yan laging sayangan ating boys sa mga kabataan na nakikinig. Ano, marami pa rin na de-depress ngayon. Mahal kayo ng Panginoon. Kung kayo'y tinakwil ng sanglibutan ng Panginoon, hindi kayo itatakwil. Tsaka talaga yung ano, yes, talagang yung God's will talaga. No? Sometimes you can see the fruit of it at the end of the day talaga. It's not about along the journey eh. May kita mo siya minsan like you're simply at the end of the journey, doon mo makita. No? So, siguro kami ni Sir Ye, ano, bilang magkapatid kami, mukha naman kami magkapatid. So we struggled a lot. Mahirap na din talaga ang buhay, no? But then, we never question our dad. Kasi si daddy, hindi yan, ano eh, hindi yan materialistic talaga at si mommy. Hindi ko yan naririnig na mag-ibang bansa kayo, magpayaman kayo. Never namin narinig yan. Sabi niya lang, mag-aral kayo, ganyan lang siya. Para naman sa inyo yan, ganyan. So parang, hindi talaga namin naisip ka lang pala, nag-effort kami, buta ibang bansa, na pala may ganito, may ganyan dapat. Hindi sila ganyan. Parang sa kanila, just a very simple life, na parang mabuhay ka, kumain
ka live ano in God. So parang yun yung kanya talaga, very simple. So siguro na sa struggle din ng buhay, doon talaga sa hirap ng buhay, doon kami natuto. Doon talaga kami natuto mag-survive. Kaya niniwala ko si Sige sa pananampalataya, without the struggles, without the fiery trials talaga no, ng ating faith, ay hindi talaga tayo tatayo sa pananampalatayang ito. Kasi hanggang ito ay ano eh, survival of the fittest talaga, yes. Survival of your faith. Diba? Kaya marami talagang mga kabataan na mahihirapan kasi it is a struggle. However, sabi nga, di ba ng Panginoon, if whatever you are carrying, the burden, the load, give it unto me. Kasi ako, Lord, bakit pa ba nidadala ng mga kabataan to? If they can give it unto you. Ang kailangan na talaga malaman ng mga kabataan, mga kapatid, ay fully dependent sa ating Panginoon. Fully trust talaga, no? Kasi mga kabataan natin ngayon, hindi na rin talaga nagpipray. Talagang akala nila kasi well-provided ng magulang, parang kahit exam nga nila na madali na lang, parang feeling nila everything is just easy. Bumagsak man sila, okay lang. Hindi na kagaya dati na parang it's a big deal. Ngayon po talaga parang okay lang. Kasi ang mahalaga naman daw ngayon ay buhay ka, no? Masaya ka. Recently, kahapon po, kanina po, a while ago lang pala, before na mag-start, nakatanggap ako ng sinasakan ng sudyante ko, yung dalawang kabataan na 15-year-old senior high school. Sa Taguig, ano po, ay nagpakamatay. Nakita nila sa office pa ng school, ng 10 p.m. Girl Scout office nila, tapos nakapost yung mamukha nila, they're only 15. So ang sabi, bakit nagpakamatay silang dalawa? Dalawa sila eh, nakabitin. Talagang naghang sila. So wala pa namang tao, hindi pa tapos yung investigation, sabi lang suicide. Pero makita mo, no, it is a very simple na parang sa kanila, ang dali lang ng buhay. Pag nahirapan tayo, tara, mag-victim na lang tayo, no? Pero hindi, may ano pa ngayon, friendship goal. Mag-victim tayo ng sabay. Sabay-sabay. Oo, nangyari yan, sister siya sa Korea. Oo, na sabay-sabay silang tumatalon, sabay-sabay nagpapakamatay. Diba? Parang, it is a trend. Nakakalungkot kasi ang buhay natin kung kami nga po, we want to preserve our life for the longest of time. Diba? Kasi masarap mabuhay. Maraming pagsubok ko, pero everyday na nabubuhay tayo, nakapaglakad tayo, nakita natin yung mga halaman, yung mga tao, kahit yung, diba, there's sense of living. At hindi lang kasi ang living natin, it's not only for this world eh. Kaya mga kabataan natin, no, dapat mahirap mahirap sabihin kasi na bawal kayong magka-anxiety o ma-stress. It will be a part of it, but then we have to struggle. Through God's grace, we can survive talaga. Ano? Talaga yung faith natin, napakahalaga. Kasi without faith talaga, everybody is useless and meaningless. Ano po? So, yeah. Okay, kaya nga dapat ang mga kabataan ay tinuturuan ng mga magulang na magsikap. Hindi yung lahat kasi minsan ang problema din sa ating mga magulang. Konting reklamo ng mga bata, binibigay natin. Bakit hindi natin sila turuang magsikap? Kaya minsan, maliit na pagsubok, para yung nasa napatulpo rin, ano, a grade 7 students, nakuli daw na ng opya, so may suicidal note, tumalon sa 8th floor, isipin mo, 12 years old. Ang nakalagay lang doon, I'm suspended. Tapos parang computer subject. So nawala na siya ng pananampalataya na. Ang lagi mo sinasabi sa anak ko, anak, grade lang yan. Hindi natatapos ang buhay sa grades. Kung kayo'y nasuspend, asawa ko nga, 8 taon sa high school eh. Buhay ngayon, nangaral pa, di ba? Masarap daw mabuhay, magpabalik-balik. Oh, gusto ko rin mag-aral din sa elementary. Kaya masyadong ma-stress. Kahit mong balik-balik kayo sa senior high, basta maglingkod kayo sa Panginoon. Oo, di ba? Siguro ang ma-stress asawa ko, mga teachers niya. Pero sabi niya, may good moral din naman daw siya. Lagi nang nasa, ano, pero isipin na nyo, no, mga kabataan, huwag natin gayahin yung bad example. Ang ibig natin sabihin dito, huwag tayo mag-ibab sa mga maliliit na pagsubok. Tayo po inihahanda. Kaya sa mga magulang, huwag yun sa binibebe, di ba sabi, ang bakterya ay pinapatay. Hindi binibaby. Turuan sila ng disiplina, turuan magkukukod-kod. Ito nga, sister siya, no, in fairness naman, nung tayo kabataan pa, si ate siya kasi mahilig dyan sa labas, ako lagi sa loob. So ang nangyayari, si mami, uye, ikaw maganito sa tuloy, para nagka-OCD ako, gusto ko laging malinis, kudkud ng kudkud, walis ng walis. Pag kumakain kami sa labas ni bro, ayan na naman mama mo, nagliligpit na naman ang table. Kaya ano, kahit wala tayong pambayad, makakalabas tayo, si mama malinis mo, makamaghugas na yan ulit ng plato doon sa loob. Pero anyway, kung tuturuan kasi natin ng mga kabataan na magtiis sa mga maliliit hanggang sa mas malalaking pagsubok, hindi po nila i-end ang buhay nila sa ganun-ganun. Totoo. Na lang. Tsaka nakita natin na ano, we can say talaga na our life is not always good. We are not always on the better side of life. Actually, no, si Ate Kay, so syempre si
Ate Kel naman, since panganay yan, at syempre, dahil panganay, so dahil wala namang father, so I made sure talaga that I could support talaga yun. I wanted to supply talaga her needs. So talagang yung parang nagigilty ako na paghugasin siya, nagigilty ako na paglabahin Korean siya. Style. Kaya hindi siya to yung naglalaba. Ayan, si Ate Kel. Sabi na, ayoko maglaba, ayoko magsampay, at ayaw na yung magpiga. Hindi, ayaw niya talaga. Ay, hindi, dapat na maging boyfriend ni Ate Kel. May automatic at may kaskasong pag automatic. Ayaw niya. Kaya sabi niya, ano daw siya, magbibili siya ng washing machine. Ayaw ako ng katulong. Sabi ko, tapos na-realize ko siguro when upon growing up, na-realize ko na it was really my mistake. Kasi hindi niya na-love. Hindi na-love yung paglilinis, hindi na-love maglaba. Kasi it was really my fault, no? I'm not saying naman na tamad siya, no. Meron siya mga bagay na she excelled a lot talaga naman. She excelled a lot when it comes to her, yung mga gusto niya, mga talents niya, na-enhance naman talaga. Yung nga na pati sa gawaing bahay, may OCD din yan eh. Panaglinis siya. Talagang linis. Huwag kang magkakalat kasi may away kayo sa bahay. Ganyan. Kaya nga naglinis para may kakalatan. Ayaw niya. Sayo, ako kasi ayoko rin ng gano'n. Ayun. So parang nakita ko talaga na it is really the parents' part, no? The parents' part, how they will love the Bible, how they will love the ministry, and how will they be persevere in their life. Kasi dapat hindi natin nakita na ano, tayo mga magulang yung iyakin. Si mami po, kahit walang sinisodo si daddy, kahit piso yan eh. Sabi, ano, uwi ka na naman. Sorry po, sabi, itlog na naman yung dalawa. As in, zero talaga, wala siyang sinisweldo. Tapos si mami talaga natuturuan, natutuyan maglabandera. So hindi ko pa kinakaya, naglabandera yan, naglilinis siya ng ibang bahay, nag-aalaga ng bahay, ng ibang bahay. Kaya kami po ni Sister Ye, kami naiiwan sa bahay. Kami naman tagapagluto, tagapaglaba. Minsan balak na itapon yung mga pantalo ng kapatid ko manala. Ang bibigat kasi, tas kami naglalaba. Elementary kami naglalaba ng mga pants na, di ba yung mga pants natin, maambel. Yung tagaan ka, ang bibigat, no? So parang, okay. Pero doon po kami natuto. Natuto kami mag-survive. Natuto kami na ang buhay pala hindi madali. Pero we never gave up. Kasi hindi ko nakita si daddy at si mami na umiiyak at nag-aaway dahil walang pera. Lagi lang nag-worship eh. Oo, parang ganito lang. Worship lang tayo. Yeah, so talaga, worship talaga. Kay daddy, pag-uwi ng bahay, worship na. Worship, ganyan. So kahit walang pera, worship, hindi mo mararamdaman eh. Kasi may pagkain ka naman. Hindi kami dumildil ng, ano, ng asin. Kasi maraming halaman. Si mami kasi magaling magtanim yan. So doon ko talaga nakita na if our parents also would survive, hindi iyakin, no? Hindi parang konting problema lang, papakata sa anak na umiiyak sila, na ganito. So mga bata kasi, natututo rin sila maging matatag, ano po, at maging matapang. So ganyan yan. So ngayon po yung dalawang to, si Amber. Si Amber masipag naman yan. Masipag yan, tumulong, mag-anlaw, mag-sampay. Yun ang part niya. Pero huwag mo lang siyang pagkukusutin. Ayaw din niya. So ako na po yung kumukusot, ganyan. Pero nung may sasad ako sa iyo, ang babait naman nila. Ma'am, laundry tayo. Ayun, ano, every week naman, laundry. Pero sila naman nagawa. So okay lang. Pero syempre mga bilang mga magulang, we wanted to give the comfort to our children. Pero yun pala mali. Kasi because of their comfort, ayaw nila nung salitang mahirap. Ayaw nila yung nahirapan. Yung may mga struggles na parang ayoko mag-anak kasi mahirap mag-alaga. Yung so parang ganun, mag-aalaga na lang sa ng aso. Ayoko na pala ng aso, makulit din. Pusa na lang. So parang alam mo yun, they want something easy. But they don't want something hard in life. Kaya nare-realize ko ngayon, ang daming kabataan na bakit mabilis ma-persuade ng labas, bakit mahina yung kanilang mga decision making, ganyan, madali pong makasama sa mga ibang friends, matuto na ibang mga vices, kasi po talaga, mahina ang foundation talaga sa tahanan. So bilang mga magulang, if we want our children to persevere in their life, in their faith, kailangan we walk with them, no? Yes, sir, yes. So we guide them, we walk with them, experience with them so that they can see it. Amen. Ako si Alexis, napaka-responsable kasi very independent yan si Alex. Kasi both working kami ni bro. Pag umuwi kami sa bahay, tapos nasa homework yan. Tapos kapag may lakad kami, o anak, alam mo na gagawin mo, alam niya na pakakainin yung aso, yung pusa, yung kalapate. So nakalinis na rin. Pagdating, maayos ba? Yan, ganyan. So pag tinuturuan natin, anak, ay, hindi ko binibigyan naman ng reward. Kasi responsibility. So, dapat malaman nila kung yung responsibility, kabahagi po sila ng pamilya.
at kung ganyan po ang i-imply nyo po sa mga anak, mararamdaman nila, ay, kapag nawala pala ako at nagpakamatay, wala na magpapakain sa aso. Wala na maglalaba. Pag may sakit si mama, mahalaga pala ako. Hindi na kasi nararamdaman ng mga anak nyo kasi kinuha nyo na lahat na responsibilidad. Mm-hmm. So wala na, na silang part. Parang, ano pa, pag nawala naman ako, eh ano naman, di ba? No. Kasi they have everything. May maglalaba naman. Pero kapag kakabahagi po sila na inyong paglilingkod, inyong gawain sa may mararamdaman nila hirap. Na, naku, paano, ako pag sabi ko, anak, pagod ako. O mag-uusap na yung dalawa, o paano na, kayo ng dalawa, bahala rito, matutulog na si mama. Alam nila yung responsibility. Doon nila nararamdaman kapag kapagbahagi ka, mahal ka. Totoo yan. Kasi pag hindi ka na bahagi, hindi ka na pinapansin, may malaking diferensya yan, sister siya, para bang, tinakwil na ba ako ng pamilya ko? Hindi ako umuwi ng maaga. Hindi na hinahanap. Hindi na ako hinahanap. Ano, wala, sanay na sila. Hindi natin alam, mga magulang, yung pag-aalala natin, binibigyan nila yun ng pahalaga. Akala nyo lang, di ba, na hinahayaan nyo sila, akala nyo lang, okay lang sa kanya. Alam nyo ba, nag-aati na mo? Kasama kaibigan, tingnan mo, di man na ako kamustahin ni mama at ni papa. Wala silang pakialam. O di ba, hindi ako mahalaga. Pero pag tinuruan natin sila ng effort at perseverance, pati sa pag-aaral ng Biblia, sila po ay magiging masigasig din. Okay, so sister siya, siguro naman tayo ay may enough time, so pumunta po tayo sa last questions. Opo. So sabi daw po dito is, what do the angels do? Ayan, with those who humble their hearts to seek divine guidance. Bago tayo magbasa ng Biblia, syempre kailangan po tayong humingi ng kapatawaran sa mga nagawa nating kasalanan, doon sa mga tao na nakasalanan natin, para naman bigyan tayo ng Holy Spirit at guidance sa pag-aaral ng ating Biblia. So ano daw ba ginagawa ng mga angels, sister siya, kapag ka tayo ay nagpakumbaba sa ating Panginoon at tayo ay magbabasa ng ating Biblia? Yeah, so nakatapon natin nakaraan, no? I guess we read that verse eh. When we read the Bible, when we pray, ayan, sila po yung mga angels ay nakapalibot sa atin. So imagine mo, no, the angels will be with us as we study the Word of God. Diba? Kaya nga po natutuwa ako kasi minsan may mga tao, mga kabataan, yung mahilig manood ng mga horror-horror. Yung mga kunyari, mapunta sa magandang haunted places. Tapos they would watch it. Sabi ko kay Amber noong nakaraan, kasi sabi ko, what was that? Sabi niya, ano daw, sila daw po ay ano, naghahanap ng mga demonyo, mga ganun, mga bad spirit. Ayan, sa Japan pa nagpunta. Sabi ko, ano kaya ako namabas dyan talaga yung mga fallen angels, no? As napian lahat sila. I mean, nowadays, you can see exactly that the devil is trying to do the scheme, ano po, yung madaya, para mga kabataan natin ay mas maniwala sa mga espiritu. Diba? Na hindi na manuwala na they are fallen angels, na demonyo talaga yung mga yan, hindi yan mga kusino-sinong white lady or whatever man yan. Sabi nga po sa atin, yung the Holy Spirit, the angels will be with us, they will study with us, they will guide us and protect us from any harm and danger. As you read, kaya sabi mo kanina, kapag halimbawa nag-worship siya, tapos siya bahay nagpapatugtog, hindi niya alam, still the angels are surrounded, no? Yes. Nakaprotect pala ito sa kanya, kaya dapat, kaya katanong gawin ng kaaway, tama yung sabi mo yung sa mama ni Brother Roper, na hindi siya nagpatinag. Bakit? Kasi it is a test, di ba, na kung saan para ma-discourage tayo magbasa ng Bible, lalo pa sa panahon natin ngayon, ang bilis ng distraction eh. Talagang magpipray kami ng ting-ting Food Panda. O kaya naman, Shopee. Ayan, di ba? So, makita talaga natin yung distraction ng kaaway, no? That this small gadget talaga na hawak-hawak natin will destroy us as well. So, kahit pa may Bible dito sa cellphone natin, iba talaga kasi may kitamang cellphone. It's not really about using the Bible. Cellphone is really for entertainment. Yun talaga ang gawain ng cellphone, no? So, how can the angels be with us? Sabi nga po ito na kung saan, ayan, sa aklat po ng Ephesians 6:11, ayan, Ephesians 6:11, na kung saan, these are the armor. The Word of God is the armor that we can use. Ano po nakalagay dito, no? Sa Ephesians 6:11, ayan, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. So without the armor of God, mga kabataan, we cannot stand it. Gaano man kayo katalino, gaano man kayo kalakas, you cannot stand the wiles of the devil. It's a scheme of it. Kasi hindi natin alam kung gaano kas yung ano niya, ka-deceiving ang kaaway. Kahit nga po sa mga online ngayon, sa mga online medias, mga ganyan, yung kahit po man nangaral ngayon sa social media ng
online, ang dami po diyang maling aral. Kaya minsan kahit yung mga sarili natin mga segment, we have to be very, very careful. Kasi sabi nga, when we read the Bible, it's not our opinions eh. It is not based on how we think and how we feel, but it's based on God's interpretation. Hindi yung sa sarili natin interpretation, kaya marami yung nalulos. Ngayon yung mga kabataan natin, since sila ay napaka-fragile, sumusunod pa yun sa ibang tao, yung mga bandwagon, di ba? Sister, yes. Sumusunod pa yun sa mga leader. Kasi mababa pa yung kanilang confidence about the Word of God. Di ba? So ngayon, mahirap. Kasi tanong ko nga kahapon sa mga kabataan, ano ba yung mga struggles ninyo? Bakit nahirapan kayo mag-Bible study o mag-ministry? Sabi nila, kasi daw natatakot silang ma-cancel culture. Ng mga friends nila, totoo. Pangalawa, kasi sinasabi yun, na-block daw sila agad, na parang, may sarili kaming religion, may sarili kaming pananampalataya. Ba't ang pami sinasabihan yan? Parang wala kang respeto. Tapos, sininuros din na pinifriend. Tapos, lagi nung sasabi na, if you respect me, I respect you. So, instead ka makapag-mission daw sila, totoo talaga, gatong panahon ngayon, sister, ayaw ko lang may na-encounter gatong mga tao, no? Binabluff nila yung mga friends nila at classmate nila. Kaya nahihirapan talaga sila. Pero sabi niya rito, no? But this is the Word of God that we have to put on the full armor of God. Ayan. Ikaw naman, sister, yeah. Okay, so ang palagay ko naman yung sister siya, yung binabluff, ako kasi hindi ko pa naman naranasan yan. Kasi kapag kilala ka ng ibang tao, di ba? Ay, support natin yan, friend natin yan, eh. Di ba, kahit nga may iba kayong program, so pansinin ninyo, kahit hindi yan halimbawa religious, ay i-follow natin yan, yung mga pagluluto niya kasi kaibigan ko yan. So, siguro mga kabataan, you should build friendship first. At pakita nyo, baka naman kasi nangangaral kayo, nagsishare kayo, wala naman sa gawa nyo. So, naku, narinig ko nga eh, nadulas ka lang, nakapagmura ka na. Mabamos so, parang judgmental. Just respect ko, di ba? Kaya nga mga kabataan, maging maingat kayo sa inyong kilos, lalo na po sa labas, kasi tayo ay mga asin at liwanag. Paano tayo maging liwanag? Kung halimbawa, nagpunta lang kayo sa isang lugar eh, no? Bigla lang ka, ay, may mga bad words na kayo. Kayo may initin ang ulo nyo, nasiksik lang kayo konti sa jeep. Tapos dinulak mo. Yan. So, maging maingat tayo mga kabataan, ano? So, ako naniniwala na kahit kayo i-block, magpatuloy pa rin kayo. Don't stop. Hindi naman kayo nalilimitahan ng mga kaibigan ninyo sa pangangaral. Kung may ibang mag-close ng doors sa inyo, maraming will open doors kasi pag huli na ang kapanahunan, totoo, maraming tatanggap sa aral ng ating totoo. Huwag lang kayong magsasawa. Eh baka naman ang mga kabataan natin nag-uumpisa pa lang kayo, give up na kagad kayo. Eh, kasi ba tinanong ka? Ba't hindi ka makain ng baboy? Sabi ang sagot mo ay... Kasi nga, hindi tayo nag-aaral. So, basa-basa ng Biblia, ayaw kasi natin tayo natatanong. So, kung ayaw nyo kayong matanong sa'yo, sige, ganito na lang. Wag, before mo ko i-block. Ay, ito, panoorin mo muna yung segment namin ay sa kasulatan gabay sa katotoo. Oo, pwede kayong magtanong. Yan, and then, try nyo kung ano mapag-aralan nyo. Tapos, mag-usap tayo, mag-Bible study tayo. So, hanap kayo ng mga elders na marunong. Then, samahan nyo yung mga elders na ito. Puntahan nyo yung mga classmates ninyo. Kung i-block kayo, ay wala naman pong problema. Ang mahalaga, gawin natin ang kalooban ng ating. Sabi ko kahapon, imagine mo, ang mission natin is each one reach one. Yes. Pero sa totoo lang, the each one reach one is so hard. So, wala nga tayong madalas. Ano ba yung madalas? Sabi, parang nire-reflect ko, meron naman na ako kahit pa paano. Meron din naman, pero alam mo, parang it's still hard nowadays, no? Eh, kasi baka naman yung ano, each one reach one every month. Ah, hindi naman siya every year month, nga lang every eh. Year. Ayan, so basahin pa natin, sir, yan. Wala na tayong mga time. James 1:12. Yan. Ito yung sa mga nagpipersevere sa ating pananampalataya, no? James 1:12, ito po nakalagay. Sasayay ko na na magbasa. Okay, sabi po sa James 1:12, blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. Ayan, so napakaganda, di ba? Ang sino mang magpipersevere? Because endureth means perseverance, di ba? Under trial, under temptation, ayan. Ang sino man na makakatay sa mga test ng buhay. Ayan, ang taong ito ay makatanggap ng crown of life. Kaya po mga kapatid, no, and we can only read this one in the Bible. Sabi nga, no, salvation is very easy. Napakadali lang kasi ang pag-ibig ng Diyos ay binigay na sa atin. Ang kanyang bugtong na anak na nabigay ng kanyang buhay ay binigay na rin sa atin. Ano pa po bang kulang, no? Tayo na lang iniintay ng Panginoon. Ayan, na magkaroon ng masidhi. Ayan, masidhi at
malalim na pag-aaral ng kanyang mga salita. Hindi po ito kasi para sa Panginoon, sister. Hindi para sa amin, hindi para sa mga gulan, hindi para sa inyong mga sarili. Because you're establishing yourself, you're establishing your personality. So you have to stand firm and be grounded. Ayan. So nakatuwa kasi maraming mga syempre, mag-take na naman ng exam ngayon, no? Ng nursing exam, eh Sabado ngayon. Kasi ko comment sila, oh, please pray po para sa anak ko mag-take siya ng exam. Sabi ko, hindi ko talaga masabi na mali, Sabado po. Mag-take siya ng exam Saturday, parang Sunday ganito, kasi yan siya, eh. Tama yung purpose mo, mali paraan. Oo, parang sa amin kasi, sister, ang daming yung ano, kagaya sa Pop 10, no? Ang daming sa teachers, mga seminar. Ang daming seminar that falls on Saturday, libre. So, nag-sign in ako nung nakaraan. So, alam, Sabado pala to. Balak ko nang sabihin na sa estudyante ko nila mag-attend. Pero di ba yung conscience mo na hindi pala Sabado pala. Ako nga di a-attend eh. So, nakaano na parang kapag you're rooted with truth talaga, every time will remind you na ito yung mga dapat mong gawin. Ito yung mga hindi mo talaga dapat gagawin. Amen. So, we are guided talaga, no? Sa salta ng ating Panginoon, siya yung ating mirror. It is the reflection of our faith, the reflection of also of our life. Okay, so thank you, Sister Shan. I-reflect ko lang kahapon, Saturday yon, meron tayong isang nakita ko na kumakanta sa NPUC. Tapos medyo tiningnan ko siya, medyo nag-stalk ako, nakita ko na sumali pala siya sa tawag ng tanghalan ko na Vice Ganda. Pero dahil sa nga yung final ay magiging Sabado, kasama siya sa finalist of 6. So nagsabi siya on air na siya ay hindi a-attend dahil sa mga may ipaprioritize daw siya na mas mahalaga. Yun na yung araw na Sabado. Di ba nakakatawa, no? Sa national TV, kaya niyang tumayo sa kanyang pananampalataya. Tayo nasa paaralan pa lang, pa-exam pa lang, ano? Hindi pa tayo nare-recognize ng buong mundo, pero hindi natin kayang tayuan yung pananampalataya natin. Sa napakasakit ng para tsaka, sa ating nakatakot na sa'yo, sorry to cut you, yung isang pong Adventist na, ano, na med student na nagtapuan. Top 1 din po siya nung sa RN. Tapos natake siya ng med. Top 1 pa rin siya from AUP. Nung interview po siya sa isang morning show yun eh. Sabi niya, paano sekreto mo? Kasi consistent kang top 1. Sabi niya, wala po. Kasi tinatanong siya ng mga classmate niya, oh, but Friday, Saturday, hindi ka magre-review? Sabi niya, ba't ako magre-review? Eh, pahinga ako na yan. So, ang gagawin daw niya talaga, pati pa ng Friday, bago pa mag-sunset, lahat ng books niya naka-away na sa table niya. Ay, napanood ko yun. Diba? Yes. So, imagine mo, he's a very faithful student na makita mo sa kanya, and he was not ashamed of telling about his faith. Ang sabi niya, because I am a 7-day Adventist, therefore, for me, Saturday and Sunday, Saturday, Friday and Saturday will be my worship with the Lord. And then what I did, I didn't review. Ang sabi niya, I worship God, and in the afternoon, we did this, we did that. Pero sabi niya, no, but God was faithful. Diba, makatami pa ang Panginoon, ito yung gusto kong grade. And God has given him the grade that he wanted. You know, if you are faithful, kaya mo mag-anway sa Panginoon. Hindi naman, ano yung tawag ito, pahipag-compromise. So parang kayo sa mga, diba, yung kay King na, parang ako pagkagalingin mo ko, sige nga, pwede bang pabalikin mo yung araw? Diba, if you wanted and you know exactly that you are faithful and you know na talagang wala ka namang ginagawang masama, and you can tell that to the Lord, Panginoon, sige nga, you said this one, diba? Then you show me. Diba? So, napakaganda po, mga kapatid, no? If we have that relationship and connection with God, why do we have to be afraid and to be shy to tell God what we want in our life? Okay, so that, sabi nga mo kanina, Sister Shah, diba? Kung nagre-request na yung mga anak mo, na sobrang pagmamahal mo, hindi mo natatanggihan. Mm-hmm. Ganun din ang ating Diyos Ama na nasa langit, ano? Pagkakaluban yung ating mga kagustuhan, pero yun ang tanong, what is your relationship ngayong hapon, diba, Sister Shah? Sister Shah, grow siya sa anak niya. Kaya, pag nag-request sa anak niya, binibigay niya. Ang tanong sa mga kabataan, how close are you to our Maker? Okay? Saan gano'n tayo ka-close sa ating Panginoon na para mapagbigyan ang request natin? Eh, paano tayo pagbibigyan ng request? Request lang ng Panginoon eh. Remember the Sabbath day to keep it holy. You have 6 days to work and play and the Sabbath is for me. Hinati pa natin. Or parang inihila mo yung pasansit, dalian na. Meron kami sa mag-TikTok. Hindi pa nga. TikTok nga lang yung cellphone. Pa akong gagawin, di ba? That is still stealing. Ikaw ba, Sister Shah, no?
papayag ka ba, mamahalin ka ng lover mo, 99.9%. No, dapat may isang natitira, 1%, parang mikrobyo. Okay, so anyway, we don't have enough time. So, ako po'y babati sa live bago po mag-final. Meron ba? Maliban kay Mami Ruth? Meron po. Bago tayo mag-final recap si Sister Shine, and bago tayo mag-closing prayer. So, si Sister Ruth Tobia, sabi niya po, good afternoon to all. Ayan, si Brother Bong Cleopas. Magandang hapon po sa inyo. Good afternoon po, brother. Gayun na po si Fina Pansoy. Good afternoon sa lahat. Si Sister Grace. Yes, hello. Shout out Sister Fina. Ate Grace po, true. Yeah, and then kay Kirma, ito napaka fan natin to, ano, top fan natin si Kirma Karaoke. How do you say it? I hope I could say it right every time. So, yun po yung ating mga na live viewers. Good afternoon po sa inyong lahat. At nawa, i-share nyo pong videos na ito, lalo na po sa yung ating kalusugan kanina, tsaka itong ating segment sa susunod, para lang po yung mga kabataan natin ay magkaroon naman ng realization na pahalagahan po ang pag-e-effort sa pagbabasa ng Bible. Amen. Kung ma-sister siya. So, yun lang po, ano, so napaganda po, tutunay nga po na we have to persevere, especially knowing our God, reading the Bible, because only in the Bible we can know Him and we can meet Him. The standard of our character is, di ba, the reflection of our Christ characters also can be found only in the Bible. Kaya mahalin po natin ating Biblia. Soon enough po, wala na tayong Bible. Nasabi nga, it should be written in our hearts. Diba na, no one can steal the truth in our hearts and minds. So, ganun po siya. Kung na-memorize natin preamble ng ating bansa, the Constitution, kung na-memorize natin ang mga poetry, ang mga exams natin, ano, much more that we have to memorize in our hearts, in our mind, the word of the Lord. Yung mga kabataan, no, don't hate the Bible, but instead love it as the love letter of God para sa ating mga kabataan. Yun po. Para rin po sa pagtatapos, samahan niyo po ako sa panalangin. Our great God in heaven, we thank you, Lord, for this day. We thank you, Lord, for the reminders about your word that we have to persevere to study thy word so we can share the knowledge that you have given to us. We can impart this one also in our loved ones, in our life, as well with our classmates and friends. Wherever we are, O Lord, help us to be the channel of your mercy and your grace and love and thy salvation. May you guide us for today, as well the listeners, our audiences and viewers online, as well this ministry, O Lord, so that we can reach more hearts to bring them at the feet of Jesus Christ. We thank you, Lord, for the knowledge and for your acceptance of our prayer for today. In Christ we pray, Amen. Isang tahanan sa mundong ibabaw, sa gabay ng Diyos siya ay tumatang